Ayan. Pero naranasan mo na bang maligaw? Ha? Ayan, yung mga delivery rider natin, madalas. No, pag hinahanap yung pin location, naliligaw. Eh, yung maligaw ng landas. Hmm? My question, mga kapatid, have you been lost? Ha? Konti lang daw, kasi meron namang Google Map. Ha? Amen. Praise God. So this evening, I will be talking about lost but found. Amen. And so, we will also talk about literature. Ayan. So let's go on. Look, chapter 15, verse 1. Not yung story po na ito, of course, in this chapter, we will be talking about different parables. But before that, let us talk about why did Jesus talk about these parables? Ano, just a brief history lang po, no? Dito po sa chapter 15, no, Jesus was already parang nakasama niya po yung mga taong makasalanan dito. Kasama niyang kumakain, no? Tapos yung mga tax collector and yung mga Pariseo, no, mga Marites tong mga to eh. Pinag-uusapan nila, they muttered, no, this man welcomes sinners and eats with them. Sabi po niya dito sa 15 verse Luke chapter 15 verse 2. No, sabi niya siya yung Messiah, he is the holy one, he is the highest among the highest. Pero bakit yung mga kasama niya makasalanan? 'Di ba? But then, Jesus told them these parables. So let's go on with the first one, the parable of the lost sheep. So suppose, basahin ko lang po, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me! I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So ano po ang makukuha natin dito? Number one, each one is significant. Amen. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, you are significant. Amen. So imagine, no? Yung tupa, binigyan ka 100, tapos yung isa may topak. Amen. Meron pa bang mga may topak dito? Wala na daw. Amen. No? So yung imagine you have 100. Isa lang yung nawawala, tapos ikaw pa yung nawawala. Pero ang kagandahan doon, because you are significant, hinanap ka ng iyong shepherd. Amen? Di ba ang sarap sa feeling, no? Yung merong naghahanap sa'yo. San ka na? Dito na me. Di ba? Ba't parang kinikilig kayo? Bayata yan, ha? No? Di ba ang sarap kaya pag yung hinahanap ka? Minsan nga, sa church natin, no? Pag yung hinahanap ka, tapos parang feeling mo, you are, wow, importante pala ako sa leader ko, hinahanap ako. May naramdaman niyo ba yon? Amen? No? So kaya, kapag merong ganun sa inyo, magpasalamat kayo kasi ibig sabihin, importante kayo sa taong yon. Amen? Kapag hinanap kayo, kapag nag-message sa inyo yung mga leader ninyo, ay, pasalamat kayo mga kapatid because you are significant. Amen? Amen. So, number two, parable, the parable of the lost coin. Nabasahin ko again, Luke 15 verse 8. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one, doesn't she light a lamp,
Sweep the house and search carefully until she finds it. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Alam niyo po ba na yung silver coins noong panahon na yon is very, very important. Sabi nila, ang one single coin can already feed your family. So just imagine, yung isang silver coin na yon, ganun ka-importante. Siguro sa panahon ngayon, mga 1,000 siguro, no? O mahigit pa. No, kasi mapapakain mo na daw yung buong pamilya. So imagine losing that valuable item. Diba? Parang, kailangan mahanap ko talaga to. Amen po ba? Amen. So what can we get in this parable? Number 2, anyone can get through. Amen. Yung woman na ito, ang ginawa niya, siguro madilim, no? So, kasi sabi dito, she light a lamp. So binuksan niya. Sometimes we people, we are lost in the darkness. Amen. We experience different kinds of loss na nakakaranas tayo ng darkness sa buhay natin, ng mga problema, no? Even if we are already Christians, it's always part of our lives, 'di ba? But you know what, there will always be someone who will look after you. Amen. Anyone can get through. Malalagpasan mo yan, kapatid. Amen. And of course, the last one, bilis, no? The last one, the parable of the lost son. So Jesus continued. Ito po, alam nyo na po ito, summarize ko na lang, no? Meron po, yung, of course, the father has 2 sons, no? And the younger one said to his father, "Father, give me my share of estate." So hiningi na po nung younger yung mana doon sa tatay. Pero alam niyo po, ang ginawa ng tatay, ano ginawa niya? Dinivide niya yung asset. Meron po akong napanood, sabi po doon sa napanood ko, yung batang anak daw, medyo may pagka TANGA. Naniniwala po ba kayo? Kasi daw, noong panahon na yon, yung mga panganay, they get majority of the share. 2/3, so mga 60%. No, and then yung bunsong anak, ang makukuha lang nila is 33%. So hindi siya yung value ng property or ng mana na makukuha niya, hindi ganoon karami compared doon sa kuya niya. Pero alam niyo po, ano yung mas gusto niyang makamtan doon? It's not about the money, it's about the control over his life. Na minsan ganoon din tayo. No, minsan we take control of our own lives. Tama? 'Di ba? Sometimes, no? Nakakalimutan na natin that the Lord should be the one controlling us. Amen. Eh, pero anong nangyari doon sa anak? He spent everything. 'Di ba? Hanggang sa nagkaroon ng famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. So he longed to fill his stomach with the people pods. So ang nangyari po, naging tagapag, ano siya, nagpapakain na lang ng mga baboy. May mga baboy ba dito? Wala na daw, pumayat na. Bakit? Oh, praise God. He longed to feel. When he came to his senses, verse 17, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death." So bigla niyang na-realize, no? Pagkatapos niyang winaldas lahat, inubos lahat, na-realize niya, buti pa yung mga servant ng tatay ko. Maraming kinakain. Siya, wala na.
I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. Pero alam niyo po, ito yung nangyari. While he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Ang ganda po ng prayer natin kanina, yung word na compassion, ano po? Yung being compassion, yung caring for others despite and in spite of everything. No? Grabe po yung word na compassion. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Then the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his fingers and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Amen? Amen. Praise God. So number three, everyone deserves to be found. Amen? Everyone. Wala pong tinatangi ang Panginoon. As long as you belong to the kingdom of the Lord or not yet, The Lord is just waiting for you, kapatid. Everyone, no, yung mga kaya po ang ating simbahan talagang pinupush tayo ng mga luluwa ng ating mga kapamilya, ng ating mga kamag-anak is because it is what our Father wants. Because everyone deserves to be found. Everyone deserves salvation. Amen. Kaya wag po tayong mapagod na mga luluwa, mga kapatid. Amen. So, we are supposed to help other people understand na masarap po na nasa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan. And alam niyo po, dito sa story na to, makikita natin, no, despite all those times that everyone, no, lahat may nawawala eh, pero pag may nakikita, laging nagsi-celebrate. Amen. Kaya ikaw, nung nakita ka, nung nakilala mo si Lord, nag-celebrate ang langit. Amen. Amen. So that's why we also have to know na kapag ginawa natin itong mga bagay na ito, kapag tayo po ay nag-win ng mga kaluluwa, of course, the heaven will rejoice. Amen? Everyone deserves to be found. So mga kapatid, you are here because you are found by the one and only Son, Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo po, I was contemplating on this one. Dito po sa John 3:16-17, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Praise God. Amen. So si Lord, He is not looking into the reasons why you get lost. No, hindi po siya nakatingin doon. Bakit? Why did you go on the darkness? No? Bakit sa paanong paraan ka nakilala noon? Ano ka noon? He is not looking after that because He came not to condemn but to save the world through Him. Amen. Kaya po alam nyo, ganun din ka importante yung pag-share natin ng testimonies. Amen. Because through this, we can reach out to people. Through this, we
will be able to share how good and great our God is. How much He loves the people. How much He loves the world. How much He loves every families, every barangay. Amen. So all of us here were lost. Diba? Nawala na tayo noon eh. We know that sin separates us from the Lord. No? And still gets lost. Sometimes, di ba, we still get lost. Amen po ba? No, sometimes we still get lost. Minsan yung faith natin, hindi natin nasusustain because of the circumstances we are experiencing. But the good news is no matter how much you try to walk away from the Lord, He will make a way to find you. Amen. Ulitin ko po. The good news is no matter how much you try to walk away from the Lord, He will make a way to find you. Amen. Alam niyo po ito, no? So ito po yung testimony, life testimony ko na hindi po maluluma. No? So lagi ko nga pong sinasabi, I was an antichrist before without me knowing I was an antichrist. Hindi ko alam nung panahon na yon na di pala ako naniniwala kay Jesus. Alam ko na nandiyan si Jesus, but I did not believe that Jesus is Lord. Alam ko po na siya ay tao lang, no? And at that time, nung nakilala ko po si Lord, grabe yung pina-realize niya sa aking buhay na ang hirap palang mabuhay na walang Kristo sa buhay. Amen. That there will always be someone that will try to find you on those times you feel so lost. On those times you feel that no one cares. When you feel those times that no one loves you. When those times that you feel like you are so dirty, you are such a sinner. May isang Diyos na sukdulan ng biyaya na magmamahal sa iyo. Amen. Hallelujah. So for those of you, mga kapatid, who thinks that no one cares nor loves you, you're wrong. Because the Father in heaven is willing to welcome you wholeheartedly. Amen. Ito po. The world, no? As we continue to be in this world, meron pong isang bagay na hindi masasatisfy ng mundo. If we are hungry, punta ka lang ng McDo. Punta ka lang ng Jollibee. Pag inaantok ka, kape lang yan. Di ba? We can find food to satisfy our hunger. If we are thirsty, no? Punta ka lang ng Starbucks. Punta ka lang ng Tim Hortons. Punta ka lang sa dispenser, may tubig. And it will quench your thirst. If we desire companionship, kailangan mo ng kasama. We can find relationships to help our loneliness sa paanong paraan sa ating mga life group. Amen. We can find companionship with our fellow believers. If we desire mystery or adventure, the world offers an unlimited supply. Ganun po kayaman ang ating Diyos. Amen. Gusto mo ng adventure? Nakita ko po yung mga kasamahan natin dito. Nag-jet ski. Diba? If you want adventure, there's an unlimited supply. Grabe, di ko alam saan nakarating yung jet ski nila. Basta nag-like na lang ako. Amen?
The world offers unlimited supply. Diba yung mga mahilig mag-travel dyan, we have seen a lot of beautiful places. No? Few weeks ago, galing po ako ng Cebu and Bohol, di lang halata. No, galing po ako doon. So, it was a business work related po na pinunta ko doon. I went to Bohol, tapos may bagyo. Alam niyo po, nag-ferry kami from Cebu going to Bohol. Nung sa Cebu kami, ang saya-saya ko pa. Kasi yung alon, walang ulan. Pagdating doon sa gitna, alam niyo po, from Cebu to Bohol, 2 hours ang biyahe. Alam niyo po ang nangyari sa amin, 4 hours. I thought I was lost. Grabe yung prayer ko kay Lord. Para kahit mga Koreano yung kasama ko, wala akong pakialam. Basta ako, nagpipray. Kasi yung bangka po namin, yung ferry, lumilipad. Grabe yung lipad. Akala ko di na po akong makakabalik. Akala ko malolos na talaga ako. No? Grabe yung adventure na yon. Pero pagdating naman namin ng Bohol, walang ulan. Grabe talaga yung experience. But then when I went to Bohol, grabe, it's very, ang ganda ng Bohol. Lalo na ng mga tarsier. Tingnan mo kayo katabi mo, mukha na bang tarsier yan? Alam niyo po, yun yung pinaka, sabi ko nga sa mga kasama ko, yun, that was the quietest time I've been. Kasi bawal maingay eh. Tapos nagpunta kami ng Chocolate Hills, di po ako makaakyat. Ang lakas ng hangin kasi may bagyo. No? Pero, alam nyo po, yung sinabi dito na the unlimited supply of adventures, naranasan ko po kasi sabi ko, wow, grabe, amazing, no? Kahit saan ka magpunta, ma-appreciate mo yung gawa ng Panginoon. No? At salamat sa Diyos, hindi po ako nawala sa dagat. Nakabalik naman po ako, no? Ayan, so, but there is only one source that can satisfy the longing of the soul, which is to connect with our Almighty God. Amen? The world and the experiences it offers testify of God's glory, but the world can never, ever satisfy the desires of the soul. Only the Creator Himself can fill a heart or soul made for eternity. Kaya po, I am so grateful na tinanggap ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Amen. From someone who is an antichrist before, na naniniwala ko, ka-level ko lang si Jesus, oh. No? Ka-level ko lang siya, tao lang naman siya eh. To learning that the Lord is Elohim, that the Lord is Yahweh. Amen. Talagang it quenches my heart. Sabi ko nga, I'm so grateful that the Lord let me see that picture. Because that experience, that kind of darkness, that kind of experience led me to my faith now. Amen. And it led me into sharing this good news to all of you. Grabe, I am so grateful to the Lord. No, I was once lost, but now I am found. Amen. Hindi lang naman po yun eh. Marami po. Akong, alam niyo po, ang sarap talaga na meron kang simbahan na malalapitan, na meron kang life group, na merong mga tao who will make you feel the love of the Lord. Kaya wag na wag po tayong mawawala sa mga gawain ito. Praise God. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. You know, at this time, the Lord leads us. Alam ko po, meron dito mga hindi na bago, no? And this is supposed to be heard by those people that mostly hindi po kilala ang Panginoon. But alam niyo po, the Lord leads us to renew our relationship with Him. Hindi lang naman po ito pang mga
hindi Kristiyano eh. This is also for you. Para sa iyo na matagal nang kilala si Lord. And sometimes you feel so lost. Lalo na sa ministry po natin, marami tayong ginagawa. Meron po tayong mga life group, mga life members that we also need to reach out. Diba? That's why we're praying for having a compassionate heart. Meron po tayong project na tinutumba. Minsan, we get lost. Saan kami kukuha ng mas marami pang mga funds, Lord? Diba? Sometimes, you get lost on your journey. Hindi mo na alam anong gagawin mo sa buhay mo. You are so lost that, Lord, ano ba ang plano mo sa akin? Lord, I'm so lost with my life, Lord. Sometimes, even if we are in the faith, even if we experience that because we're humans. But like what I've said earlier, mga kapatid, sapat ang pag-ibig ng Diyos to find you. He has found you before and He will sustain you now. He will sustain you with His love. He will sustain you with His care. He will sustain you with His wisdom. Hallelujah, hallelujah. Lord, we renew our relationship and we assure our salvation in you, Lord. Salamat, Panginoon, for letting us know that each one of us is significant. Wala kang tinatangi, Panginoon. Lahat kami, minamahal mo, makasalanan man, righteous man, ano man ang estado ng aming mga buhay, Panginoon, ano man ang aming mga pagkakasala, maliit man o malaki, Panginoon, you always, always show us mercy, grace, and love, Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.